Hello everyone, ang video natin ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng profile picture na mayroon logo ng LeniKiko frame. Kasi ito ko to doon sa profile picture ni Bam Aquino. So mayroon siyang LeniKiko na pink. So ayan. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano magawa. So kailangan lang mayroon kang app na ganito, yung Picsart. Ito siya. Pindutin mo yung Picsart na yan. So, ayan. Ito yung Picsart. So, pipindutin natin yung Picsart kung paano gumawa ng profile picture. Ayan. Tapos, so, ayan guys. Pinindut ko na yung Picsart na app. So, pipindutin natin itong plus sign. Pihanap tayo ng picture na gagawin natin profile picture. So, pagpindut natin to, ayan. Tapos, pindutin natin yung nasa kantong proceed. Kasi pipili tayo ng picture. Hanap tayo ng pwedeng profile picture. Halimbawa ito. Picture ko. So, pag napili mo na yung picture na gusto mo, pindutin itong sa kantong taas na done. Ayan. Tapos, pindutin ulit natin itong picture na ating napili. Ayan. Done. So, ayan na. Nasa Picsart na siya. Tapos, ngayon ang gagawin natin, ika-crop natin. So, sa profile picture, kailangan i-crop natin. Ayan. Pindutin natin itong crop. Tapos, yung size, dapat square. Kasi ito yung tamang size sa paggawa ng profile picture. So, ayan. Pag na-crop na natin, i-adjust natin. Isesentro natin yung ating picture. So, pag nasentro na, pindutin itong apply sa taas. So, ayan. Pag okay na yung apply sa taas, hanapin na natin yung frame na may Kiko Lini. So, pindutin natin itong add photos. Tapos, pag wala dito, halimbawa wala dito, pwede ka pumunta doon sa photos, pindutin itong proceed. So, ayan, nakapindot na, may kulay blue na, ibig sabihin nandoon na siya doon sa pinili natin. So, done lang, pindutin natin. So, ito siya. Ito yung i-add natin na frame. So, okay na, pindutin natin doon sa taas na add one. Tapos, i-scroll ulit natin. Hanapin natin yung free crop. Yung sa pinakadulo. Ito siya. Tapos, pag na lumaki na yung picture na frame na gagamitin natin. So, ang gagamitin ko itong maliit na daliri. So, i-diin ko lang siya. So, para kang magkukulay. So, kukulayan natin yung part na gusto natin maiiwan. At huwag natin kukulayan yung part na gusto natin matanggal. So, ayan, ganyan lang. Minsan, hindi natin ma-perfect. Meron siyang mga hindi masyado pantay na pantay. Pero okay lang yon. Ayan. So, kukulayan lang natin, guys, yung gusto natin maiwan. Kasi itong ating gagawin frame sa ating profile picture. Kasi tinigil ko ng paggawa sa mga nagre-request sa akin ito. Kasi baka hindi nila picture yung sinisend sa akin, pinapagawa lang. Tapos gagamitin sama-sama. Kaya ang ginagawa ko, ako na magtuturo sa inyo para kayo nang gumawa ng inyong profile picture. Para sigurado kayong hindi magagamit sa masama. So, ayan. Halos nakulayan na natin ng buo ang ating frame. So, pindutin lang itong arong sa taas na white. Ayan. Tapos, pindutin ulit yung save. Ayan na siya. Tapos, may arrow dito. Pwede mo siyang lakyan o liitan. So, ayan. Excuse me. So, ngayon, palalakihin natin na magkasya doon sa square. So, ayan. Pag okay na yung frame, pwede na siyang pindutin itong apply.
So, ayan, apply na siya. Tapos, kung gusto mo maglagay ng sulat, pipindutin mo lang itong letter T na may text. Ayan. So, halimbawa, pwede mo siya lagyan ng flower. Flower. Pag okay na yung flower, pindutin itong arrow sa taas. Tapos, di ba kulay white? Pag gusto mo na iba yung kulay ng letra, pindutin mo itong sa baba na bilog na nakalagay na color. Ayan. So, mamimili ka ng kulay kung anong gusto mo. Pwede siya, yan. Yan. Orange. May red. Violet. Pink. So, ayan, mamimili ka lang. So, ang pipiliin natin ay pink. Ay, ano, parang violet na to eh. So, yung violet na ating pipiliin. So, pwede mo rin siya lagyan ng stroke. Yung stroke kasi yung nasa parang line sa gilid ng labas ng letra. Para mapansin masyado yung sulat. So, pipindutin mo lang itong stroke. So, yung stroke na yun, pwede ka mamili ng white, may black, may red. So, pipiliin natin yung black. Ayan. So, pag napindot mo na yung black, ito yung adjacent. Ayan. Pwede mo siya i-adjust. Pag gusto mo ng ganyang kulay, pwede na. Tapos, itataas mo lang siya kung saan mo gusto ilagay. Ayan. Ilagay natin sa kanto. So, pag okay na sa'yo yung letra na yan, pwede mo siya pindutin itong apply. So, ayan. Okay na yan. Pwede ulit tayo mag-add ng text. Halimbawa, gusto mo lagyan ng mga heart or bulaklak, pindutin mo lang itong sa keyboard na parang globe na bilog. Ayan. So, pwede mo siya lagyan ng rosas. Tapos, pag nailagay na yung rosas, pindutin itong sa kantong check. Ayan. May arrow dito sa kanto. Pwede mo siya liitan or lakihan. So, ilalagay natin. Halimbawa, dito sa kanto. Liitan natin. So, ayan. Pag okay na sa'yo yung flower na yan, pwede. Pag okay na sa'yo ang laki or sa ipipesto, pindutin mo na itong apply. Ayan. Okay na. So, pag okay na yung profile picture na yan, pipindutin mo na itong next. Mapupunta na yan sa ating photo gallery. Ayan. Tapos, pindutin ang done. Tapos, pindutin ang save. So, ngayon pupunta na tayo sa photos. Tingnan natin kung nandito na yung ating ginawang profile. So, ito na siya, guys. Ayan. So, ayan. Pwede mo na siya gawin a profile picture. So, ang isa pang ituturo ko sa inyo, halimbawa pag malaki ang picture. Kasi pag malaki ang picture, lalagyan mo pa ng frame, minsan hindi na makita yung mukha. So, halimbawa, back tayo sa ating Picsart app. So, ito yung Picsart app. So, pipili ulit tayo ng picture. Pindutin natin yung proceed. So, halimbawa, pipili tayo ng picture na malaki. Halimbawa, itong buhok. Napili na natin itong box. So, pindutin itong done. Tapos, proceed. Done. So, ayan. Namali ang pindot ko. So, ayan. So, yung picture na ito, masyado kasi siyang malaki. So, pag nilagyan mo pa siya ng frame, minsan pag mukha ng tao, hindi na siya makikita. So, ang gagawin mo, back ulit tayo, babak tayo kasi hindi nga siya kasya kasi malaki, lalagyan pa ng frame. Pindutin ulit itong plus all photos. So pipili ka dito ng background, ito pipindutin mo siya. Ayan. Mamimili ka kung anong kulay ng background. Ang pipili natin yung white. So pag napili na yung background, pipindutin itong tools, tapos crop. Tapos, pindutin natin yung itong square. Tapos, pag okay ng square, pindutin ang apply. So, ayan na. Okay na yung background.
para sa ating profile. So ngayon mag-a-add tayo ng picture. Halimbawa, a picture ko. Ayan. Ay no, ito pa lang ating pipiliin. Yung picture kaya na malaki ng buhok ito. Ayan, add. So, ayan. I-adjust mo lang itong buhok para magkasya pag nilagyan natin ng upframe. So, ayan, okay na. Pag okay na yung laki, pindutin itong apply. Tapos, punta ulit tayo sa add photo. Pindutin natin. Ayan. Tapos, pindutin ulit natin yung frame na ating gagawin. Add one. Tapos, pindutin ulit natin, slide natin to, itong pre-crop. Tapos, atin ulit, pipindutin, kukulayan yung part na gusto natin maging profile picture. Yung kulayan natin yung part na may iwan kasi yun ang ating ilalagay sa ating profile picture. So, ang ginagawa ko, ginaganyan ko yan siya. Yan. Kinukulayan ko yung part na gagawin natin pinaka-frame. So, ayan guys, okay na. So, pindutin natin itong arrow sa taas. Tapos, pindutin itong save. So, i-adjust na natin para magkasyang ating picture. So, ayan guys, ganyan lang paggawa pag ang picture nyo ay malaki para kita. So, pag okay na, pindutin itong apply. So, kung gusto mo pa mag-add ng another photo, halimbawa ito, add ulit photos, pindutin itong proceed. Halimbawa ito, kukuha tayo dito ng ilang litra. Ayan. Add one. So, ang kukunin lang natin itong Leni logo at saka itong flower. So, ang gagawin natin dyan, pindutin natin itong cut na may drawing na gunting. So, ayan. So, ang gagawin natin, gaganyanin natin. Ayan. So, yun lang ang ating tatanggalin. Tapos, pag okay na, pindutin to. So, ayan guys, makikita mo yung parang kulay orange yun ang maiiwan. Tapos, pindutin itong save. So, okay na siya. So, pwede mo siya paliitin. Hihilahin mo ngayon kung saan mo gusto ilagay. Halimbawa dito, ayan, pag okay na siya dyan nakalagay, pindutin mo na rin itong apply. So, lalagyan ulit natin ng mga bulaklak. Pindutin itong text sa keyboard. So, lalagyan natin na mga bulaklak. Ang mga gilid. Para itong linya natin kasi parang bako-bako para gumanda. Okay na, pindutin ang apply. Pindutin ulit ang text. Kukuha pa tayo ng another bulaklak. Paiikutan natin ng bulaklak. Apply. Pindot ulit ng text. Kukuha ng bulaklak. Tapos, liliitan natin. Madali lang guys gumawa ng profile picture. Kayo na ang bahala kung paano nyo pagagandahin. Basta ang mahalaga eh, mayroon kayong Picsarts. So, ang kagandahan sa Picsarts na to guys, kahit wala siyang data, pwede ka mag-edit ng picture kahit wala kang load. So, makakapag-edit siya. So, ayun guys, halagyan na natin ng mga bulaklak. So, pag okay na yung profile, pwede mo na siyang pindutin itong next, tapos done, save. So, pupunta na tayo sa ating photo gallery. Sa photos. So, ito na guys yung ating ginawa. So, pwede nyo siyang gawin a profile picture.
So yan mga guys, ganyan lang siya kadali gumawa ng ano ng profile picture kasi may mga nagre-request pa din sa akin na magpagawa ng profile picture. So marami kasi akong ginagawa, minsan hindi ko na magawa kasi ang sakit sa mata at saka sa buttocks. So ngayon tinuturo ko na lang sa inyo kung paano gumawa ng profile picture na mayroon ganitong mga logo. So ayan guys, ang frame na to ay nakuha ko doon sa profile picture ni Bam Aquino. So pag may nagustuhan kayong mga frame na mga lini, so pwede niyo naman siya i-crop kapag gusto ninyo. Pwede niyo i-screenshot or i-save sa inyong gallery para magamit niyo paggagawa ayun ng profile pictures. So ayan guys, yun lang. Thank you for watching. Maraming salamat. Bye-bye.